Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin ang former Laker guards sila Malik Beasley at Lonnie Walker IV. So noong nasa Lakers nga sila ay madalas silang ulanin ng batikos o kaya naman bibihira lang sila na magkaroon ng madaming minuto. At iba't iba nga ang dahilan dyan. Minsan ay pangit ang shooting nila. Masyadong madaming gwardiya ang Lakers at pasikip ang bakbakan sa minuto para sa kanilang posisyon at iba pang dahilan. Ngunit ngayon ang nakaalis sila sa Lakers ay tila ba gumanda ang kanilang laro. Si Malik Beasley nga ay consistent siya bilang ang main starting shooting guard ng title contender Milwaukee Bucks. Halos pareho lang ang average points per game niya noong nasa Lakers siya at ngayon. Ngunit ang kanyang consistency at efficiency ngayon ay kapansin-pansin. From shooting only 39% sa field at 35% sa 3-point line noong nasa Lakers siya, ngayon nga ay 49% na ito sa field at 47.8% naman sa 3 points. Yan nga ang pinakamataas sa 3-point percentage sa buong NBA ngayon mga kaibigan. Si Lonnie Walker IV naman ay mas nabibigyan nga ng consistent playing time ngayon sa Brooklyn Nets at hindi naman niya binibigo ang kanyang coach sa binibigay sa kanya na pagkakataon. Dahil from shooting only 44% sa field and 36% sa 3 points sa Lakers last season, ngayon nga ay 49% na siya sa field at 47% naman sa 3 points. Yan nga ang pangalawa sa pinakamataas na 3-point percentage sa buong NBA ngayon. So ano ba ang problema? Bakit ba bumabagsak ang kanilang shooting percentage sa Lakers? Ayon sa iba ay matindi nga daw ang pressure na maglaro para sa Lakers at makakampi sa LeBron James dahil napakadaming fans lagi ang nakatutok sa iyo at bawat mali mo ay talagang trending. Mabilis din silang ulanin ng batikos. Madaming artistang nanonood sa courtside seats and just the overall distraction sa labas ng arena. Mapaklubs man yan, party, commercials, influencers at iba pa. Masyadong ang madaming extracurricular stuff sa LA kumpara sa ibang syudad na posibleng nakakapaglayo ng focus ng mga players sa basketball. As of now, ang dalawang player na ito ay key contributor na sa kanilang koponan at nakakatanggap din sila ng consistent playing time. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na ang former number 2 pick Marvin Bagley III ay trinade na ng Detroit Pistons kasama si Isaiah Livers at dalawang second round pick patungo sa Washington Wizards kapalit si Danilo Gallinari at Mike Muscala. Interesting move nga para sa rebuilding Pistons ang kumuha ng mga veterans lalo na't wala naman silang planong manalo ngayon. Ganun pa man dahil sa galaw na ito ay nakagawa nga sila ng 64 million cap room sa darating na offseason. Ang tanong ay sino ba ang free agent nagugustuhin na maglaro para sa team na ito. Habang natanggap naman ni Bruce Brown ang kanyang championship ring sa Denver Nuggets, ganun pa man ay tinalo nga ng Denver Nuggets ang Indiana Pacers sa score ng 117-109. 25 points, 12 rebounds, and 9 assists si Nikola Jokic. 25 points, 8 rebounds, 5 assists si Michael Porter Jr. 25 points, 8 assists din si Jamal Murray. At 20 points, 10 rebounds naman si Aaron Gordon.